Yo, let's go. Yeah, fucking bar again. About playing the back. And then we'll bounce head in just a space, man. Right? Good morning, then, boy. Oh, takot ka. Papakita muna natin timbang natin. 74.3 tayo ngayon din. Okay. So, yun yung timbang natin ngayong araw, boy. 74.3 kilograms on maintenance calories, boy. Okay. So, ang tagal kong hindi nagpa-vlog. 1 week din kasi sobrang busy natin, boy. Okay. So, hindi natin makasikaso yung pag-vlog. Pero ngayon na yan. Nakikita nyo. Papanood nyo itong video. Comeback na. Pero siguro sa YouTube, ilang araw lang ako nawala. Pero more than a week na sa totoong buhay, di ba? So, target. Labas na tayo din. Vlog tayo sa labas. What's good, boys? My name is Sean. Welcome to another video. Boys, welcome na naman sa isang video. So, ang tagal-tagal nga natin hindi nakapag-vlog, boy. Welcome na naman sa isang video. So, may gusto lang akong i-topic dito sa video na to, boy. Okay, sisimulan natin yung video through this topic ko, okay? So, boy, okay, ang topic natin is, bakit ba nga ba ako nagbibilang ng calories ko? Or bakit binibilang ko ba yung calories ng pagkain na kinakain ko, boy? Kasi syempre, madami pa din beginners na hindi nakakaalam dito sa pagbibilang ng calories. Okay, so, not necessary, boy. Hindi necessary na kailangan mo, pag nag-gym ka, magbibilang ka na ng calories mo, boy. It's just a matter of, okay? So, gusto ko lang talaga na alam ko yung calories ng mga pagkain na pumapasok sa katawan ko. Kasi, boy, okay, kapag alam mo yung calories na pumapasok sa katawan mo, tapos namamanage mo, di ba? Alam mo yung numbers mo. Ang mangyayari, boy, okay, so magre-result yun in a nice physique, okay? Or yung physique mo magre-reflect sa kanya, boy. Kasi, ano ba yung physique pala, boy, okay? So, hindi naman porket sinabing physique is yung men's physique or classic physique na ganun, boy. Ang ibig sabihin lang ng physique is katawan, boy, okay? So, magre-reflect sa katawan mo yung diet na ginagawa mo. Ang meaning ng diet, boy, hindi naman magbabawas ka ng pagkain, okay? Ang meaning ng diet is yung diet na kinakain mo everyday or yung foods na kinakain mo everyday. Yun lang naman yun. Kunwari, ikaw, yung regular daily basis mo is pagkain lang sa bahay, table food, tapos pagkain sa fast food, okay? So, yun yung dun umiikot yung daily foods mo. Ibig sabihin nun, yun yung diet mo. Eh ako, yung diet ko is nagbibilang ako ng calories, boy, okay? So, binibilang ko yung numbers, okay? Yung numbers na pumapasok sa katawan ko. At, okay, boy, lahat tayong mga tao, boy, iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng numbers na required para sa katawan natin. Hindi naman porket ako, ito yung number ko, yun na din yung number nyo, boy, okay? Pero, yung food sources, syempre, boy, pwedeng-pwede nyong gayahin, no? Okay? So, hindi naman ipagkakailan na yung mga food sources natin is same-same lang naman, di ba? So, kunwari, kung gusto mo talaga magpaganda ng katawan, tapos hindi ka nagbibilang ng calories mo or numbers mo, medyo matagal yung progression, boy, kasi, syempre, hindi mo nga alam yung numbers. Pwedeng minsan, nahihit mo yung protein goal mo, yung calorie goal mo. Pwedeng minsan, sumasobra ka. Pwedeng minsan, ano, bawas. Syempre, boy, pag konti lang yung nakakain mo, hindi ka makakapag-build ng necessary muscle. Kunwari, hindi mo rin alam yung protein mo. Okay, basta alam mo lang, high protein tong gantong pagkain. High protein gantong pagkain, low carb yung ganyang pagkain. So, the next meal, magagawa mo pa ba yung ganun? Syempre, boy, hindi mo alam talaga. Parang, guesstimate ka lang, boy. Okay, so, pero hindi required, ah, boy, pa. Hindi ko sinasabing gawin nyo yung ginagawa ko. So, kung alam mo kasi numbers, mas madali kang maging linear sa progress mo. Mas madali sa linya mo yung gusto mong maabot na goal, okay? So, syempre, boy, di naman lahat tayo may ganung klaseng disiplina na kayang mag-track ng calories, boy, okay? Hindi rin naman lahat tayo may time para magkapag-meal prep, okay? Sabihin na nating ano, reason lang yung wala kang time. Pero, nasa tao pa rin kasi yan eh. Kung ayaw nila mag-prep, kung lagi nila sinasabi sa sarili nila yung ganun, okay, low bat na yung camera. So, mamaya na natin tutuloy ito, okay? Tsaka, kanina pa ako nakabilad dito. Ilang minuto na rin. Pero, ayun, boy, you just need to hit your numbers kung gusto mo nang maging linyado sa progression mo. Pero kung ayaw mo naman, ituturo ko mamaya na lang, okay? Kasi low bat na.
Okay boy, ito na yung first meal of the day natin. So, sasabihin ko sa inyo, ito first meal of the day natin is, okay, 500 grams of rice, okay. So, gumagamit ako ng food scale boy, tinitimbang ko yung mga pagkain ko. Kaya nga sinasabi ko, it's all about the numbers boy. Tapos, 460 grams of tofu, so isang bloke. Naglalaro yun, kasi yung tropa ko sa gym, nagtanong siya, ilang calories yung ano nasa isang bloke ng tofu? Kasi nagdedepende kasi yung ano tofu, di ba? So minsan matubig yung paggagawa ng tofu, lalong-lalo yung sa mga palengke boy, hindi naman yung sa mall. Say sa mall 100 pesos per block 'yun. Tapos boy, chicken breast 100 grams boy, okay, yung 100 grams ng chicken breast, meron siya 30 grams of protein. Paano ko nalalaman kung ilan yung numbers nito? Kung ilan yung carbohydrates, fats, and protein. Gumagamit ako ng application, boy, okay? Yung application is MyFit. Teka, close ko. Tsaka, liwanagan ko ito, boy. MyFitnessPal. Ito siya, boy. Ayan, MyFitnessPal. So, dito, okay? Pagtapos ko timbangin yung mga pagkain ko dun sa food scale, ini-input ko sila dito. Tapos, by then, malalaman mo kung ilan yung calories na nakakain mo. Tsaka, yung macronutrient niya. Alam ba yung macronutrient? Protein, carbohydrates, and fats. Okay, so dito sa whole meal na to, meron siyang 1,194 calories. Again boy, ang daily goal ko is 2,800 calories. And then, yung tofu, okay, 460 grams, chicken breast 100, rice 500, it all sums up to 151 grams of carbohydrates. Okay, naka-dark mode lang siya boy. Listen natin yung dark mode. Ito yung normal na itsura niyan. Puti yan, puti. Okay? So, ganyan. So, 151 grams of carbohydrates, 27 grams of fat. Okay, di nyo nakikita kasi syempre nakafocus sa akin yung camera. And then, 82 grams of protein, boy. Okay? So, dun mo malalaman yung ano mo, yung numbers mo, boy. Syempre, boy, paano mo malalaman yung ano, calculation or yung daily goals mo, paano yun? Okay? So, maglilink na lang ako ng video na ginawa ko na paano mag-calculate ng calories. Ayan, check nyo yung first link sa description box, okay? So, I button, check nyo rin. Sana hindi ko makalimutan. Huwag mong kakalimutan yung I button. Ayan, boy. So, ayan, ito yung first meal natin. So, mamaya, meron pa tayong 1,607 calories left na kakainin, okay? So, sobrang dami pa, boy. Sa napakasarap ng maintenance calories ko, 2,800 calories. Pero, okay, boy, by the time na talagang may ano pa, may hinihintay pa akong ano. Di pa kasi ako pwedeng mag-shred ngayon kasi again, pag di ka naman motivated talaga na magpa-shred or wala ka naman ano boy, okay? So hindi naman ganoon ka ako kataba. Hindi naman ganoon kataas yung body fat ko. Siguro naglalaro yung body fat ko ng 15 to 17%. So hindi naman ako ano, wala pa naman eyeing na competition ganyan or pinaghahandaan kaya hindi pa ako magda-diet, di ako magpapakagutom boy kung wala pang competition. Pero ang goal ko ngayon, ang main priority ko ngayon, kahit naka-maintenance calories ako, is makapag-build ng solid na muscle boy. Okay, sana makapag-build pa tayo ng solid na muscle, okay? So kakain na ako boy, di ko na mumukbangin to kasi ano to? Tutorial video, bakit ako nagbibilang ng calories ko? Okay, so kain na now, let's go. Boys. Okay boys, so ito yung pre-workout meal natin. Papakita ko lang sa inyo. Siyempre, counted pa din yung numbers nito. Ayan. Isang Rebisco na strawberry tsaka ayan boy, isang peanut butter tsaka tinapay wheat bread, okay? So hindi garden niya yung wheat bread kaya tinatrack ko siya ng per grams, boy. So 100 grams yung wheat bread na yun. Wheat bread na yun. So gagawa muna ako ng ano dito. Thumbnail, boy, okay? Kasi aalis na ako. Pagtapos na itong paggawa ko ng thumbnail is mag-gym na tayo, boy. Siguro snippets na lang ng workout natin, boy. Kasi gusto kong i-film yung full workout na i-explain ko sa inyo. Kasi nirarun ko na yung bago kong program, boy. Okay, so may programming na talaga tayo na makapag-track tayo ng progress. Tsaka mas magiging solid yung gains natin, boy. Okay? So tatapusin ko lang to, boy. Pinakita ko lang sa inyo. Again, boy, yung peanut butter tinatrack ko by ano, hindi kasi sa likod ng peanut butter, 'di ba, may nakalagay 2 tablespoons ang per serving size. 2 tablespoons tapos naka-parenthesis na ganyan, 32 grams. So, ako tinatrack ko yung per grams, hindi yung tablespoon kasi, boy, sample ah. Ito, tablespoon to. Pag nag 2 ganito ka, boy, hindi mo alam yung bilang kasi kalahati lang nito, boy. Sobrang dami na ng grams. Siguro kalahati lang ng kutsara is
nasa 20 plus grams na, edi nagdalawa ka, naka 50 grams ka. So, sobra ka sa calories. Lalong-lalo, yung peanut butter is fats, di ba? So, ayun lang, boy. In-explain ko lang sa inyo. Kain muna tayo. Redis ko. Sarap na, feeling mo. Okay, boy. So, nandito na tayo sa bahay at kakain na tayo, boy. Okay? So, bago tayo kumain, syempre, tuturuan ko muna kayo nung mga technique natin, boy. Okay? So, eto, boy. Eto yung food scale na sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung MyFitnessPal kanina, okay? Pinakita ko na. Syempre, ito, para to, yung video na to, mostly para sa mga bago lang dito sa channel. Kasi, ang dami pa rin nagtatanong, boy. Sa mga marunong na, okay? So, alam nyo na to, kahit di nyo napanoorin yung video na to, ano, alisin nyo, alis na kayo kasi alam nyo na to, magaling na kayo, okay? So, sa mga bago dyan, boy, ito yung food scale na tinatawag natin. So, pag ginamit mo to, meron siyang on, okay? On, on, syempre. Tapos, yung ito food scale na to, kasi 100 pesos lang to, boy, okay, sa Shopee. And, kapag ginamit mo to, matatrack mo yung grams ng pagkain mo. Yung specific food scale na to, meron lang siyang, ano, grams and, ano, boy, okay? Grams and ounce or oz, okay? So, GNOZ lang yung metric system na ginagamit niya. And pwede rin naman yung mga food scale sa SM department store or ibang food scale. Depende sa inyo. Basta, ang importante, boy, meron siyang metric system na grams, ounce, tsaka liter siguro, ml, ganun. So, kung meron siyang ganun, boy, pasok na yan. And tip ko lang din sa inyo, boy, okay? Kapag nagda-diet kayo, huwag kayong magpabago-bago ng food scale na ginagamit. Kunwari, tatlong klase yung food scale nyo. Kasi boy, minsan, okay, minsan yung ibang food scale, kunwari ito, tapos may isang food scale na ganito, is, hindi sila pareho nang natatrack. Minsan, mas mabigat ng 10 grams yung isa, minsan, mas magaan ng 10 grams yung isa. Pinaka-suggestion ko, boy, gumamit lang kayo ng isang food scale all throughout. Huwag kayong magpapalit hanggang di nasisira yung food scale nito. Siguro mag-reserve na lang kayo ng isang food scale, boy. Kasi, ayun, again, pag nagpapaiba-iba din, okay? So, yung measurement mo, pag iba-iba yung gamit mo food scale, is, syempre, nakakalito din or parang malilito din yung katawan mo, lalong-lalo kung medyo strict ka sa gagawin mong diet, yung talagang to the gram, to the point, okay? I-measure mo. Mas maganda, boy, ano lang, food scale mo, isa lang. So, yun lang yung pinaka-tip ko. Mamaya kita kasi tayo sa outro, kakain muna ako, boy. Meron na naman bidang pusa eh. Wala, ganyan talaga ang pusa. No, no, chop. Laki pa naman sugat. Kita ba dyan sa camera? So, kita sa'yo mamaya, boy. Basic. Okay, boy. So, nandito tayo sa vaccine. Okay? So, mag-uubos tayo ng oras dito. Napakasayang. Ayan si mama. Ayan. Tinamahan niya ako. Then, papa-vaccine na tayo na first dose, boy. Mamaya na lang yung explanation bakit. Tsaka di ko pa pala natatapos yung video at isasakyan. So, yan boy, inayos na lang tayo. Ito na yung katapusan natin, boy. Okay, boy, so nandito na tayo sa bahay, tapos na tayo magpa-vaccine. At dito ako natatapusin yung video kasi boy, kagabi, okay, ano, di na ako nakapag-vlog, di ko na nasara yung video. Kasi gawa ng tinapos ko yung energy ko sa Axie Infinity, tsaka kinakalkal ko yung ano, yung streaming application, boy. So mag-i-stream tayo, gagawa ako ng page, Chinelas Games, boy, okay, gagawa ako ng streaming page ng mga games, okay. Axie lang naman lalaruin ko, tsaka siguro ano, yung mga Pokemon Legend Arceus o kaya yung Black ano, Black the Eye, yung basta yung Brilliant Diamond, okay? So yung Pokemon Brilliant Diamond o kaya Shining Pearl. And then boy, paggabi gagawa, magigames tayo para kahit papano nag-enjoy pa rin tayo, okay? So sana maragyan ko ng oras kahit busy tayo sa umaga tsaka hapon. And ayun boy, bibigyan ko lang din kayo ng tips kung ano yung gagawin niyo dun sa ano, dun sa video topic natin. Kasi boy, may iba diyan tamad na tamad talaga mag-track ng calories. Ayaw gumamit ng food scale kasi hassle ganyan, ayaw magbilang. Pero gusto nila gumanda yung katawan nila. Bibigyan ko na lang kayo ng tips. Ganto, unang-una boy, i-try niyo muna. Try niyo muna kung medyo matrabaho sa inyo, hindi niyo talaga kaya, wala talaga sa puso niyo yung
paggamit ng food scale, pag-track ng pagkain, boy. Okay? Then remove. Magkano lang food scale, boy? 100 pesos lang sa Shopee. Tapos, yung Fitness Pal application, libre lang sa Play Store. Di mo naman babayaran. So, yung initial investment mo lang sa sarili mo, 100 pesos sa food scale, di ba? So, pag ayaw mo talaga, ayaw mo sa food scale, tapon mo na yung food scale, basagin mo na. Tapos, ganito na lang gawin mo. Mag-portion control ka na lang, boy. Try ang proper portioning na lang ng pagkain. As much as possible, hindi ka kakain ng madaming fat sources, hindi ka din kakain ng madaming carb sources para controlled yung food mo. Siyempre, boy, masarap yung dalawang yan, fats and carbohydrates. Tapos naman sa protein, stick on a leaner protein. Stick on leaner protein, hindi yung puro baboy, puro baka, ganun. So, siyempre yung baboy tsaka baka, matataas yan sa, ano, sa fats, diba? So, tataas din yung calories nila. Pwede din, boy, kung gusto mo mas mababa calories, mag-stick ka sa mga tilapia. Okay, so, whitefish. So, kung may pambili ka ng mga whitefish in general, tilapia, cream dory, tapos ano pa ba? Yung ibang whitefish, cod, kung meron kang pambili. Pero salmon, boy, yung mga ganon, yung mga tuna, medyo fatty yung mga yan. So, medyo iwas-iwasan din natin kasi matataas sa fats yung tuna kapag gusto mo lang mag-portion control. Kasi hindi mo naman alam, okay? Di ko naman sinasabing huwag kayong kakain ng tuna, baka ipo-point ko lang yun. Iwasan nyo kasi medyo mataas sa fats. Ang sinasabi ko is try sticking on leaner protein sources. Katulad ng chicken breast, okay? Chicken thigh, medyo okay-okay pa naman. Hindi naman ganun kataas yung fats niya. Pero nasa sa inyo, boy, okay? Basta, ang importante, kumakain kayo ng protein, tapos sapat na carbs to give you energy, tapos fats para sa lubrication of joints and sa hormones nyo. Yun lang naman yun, boy. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Kasi ako, yun nga, kaya lang ako nagtatrack ng pagkain ko kasi gusto ko, alam ko yung progress or maganda yung progress na nangyayari sa katawan ko. Pero kung kayo, ayaw nyo naman, okay lang na yan. Okay na okay lang yan. So, dito ko nasasara yung video, boys. Maraming maraming salamat sa panonood. Like, boy. Tapos, subscribe. Andito yung subscribe button. Like and subscribe for coaching inquiries. Email, DM nyo lang ako, boy. Tapos, para hindi na kayo mahirapan sa fitness journey nyo. Ako nang bahala sa training, meal plan, and whatever na queries nyo sa fitness journey nyo. Ako nang bahala. Smooth na lang. From point A to point B, gagawin natin as much as possible. Smooth lang yung journey nyo, boy. Okay? So, like and subscribe, boys. Let's go. Basic. Maraming salamat. You got it all. Your body to your smile wants you to my own. And I just